instrumento lang naman yung mga imahe na yan para mapalalim yung debosyon ng tao. So dapat dun sa short while na dadaan yung santo, parang dapat kahit papano maantig mo yung puso ng at isipan ng mga nanonood tsaka ng umiilang sa'yo. Basic word ng pagiging kamareho ay tagapangalaga ka ng imahen. Pero para sa akin, may parang bigger picture pa sa pagiging tagapangalaga ng imahen. Kasi parang part ka ng play. So dapat parang alam mo kung saan ka lulugar. Pagiging kamarero, yung ideya ng pagiging kamarero, kasi parang kinalakihan na namin. So lumaki kami sa lola ko, sa mama ng ni mama. So parang tuwing mahal na araw, parang nakikita namin na naghahanda sila. So parang kami, engaged kaming magpipinsan. Actually, hindi ko na matandaan kung kailan ko talaga siya yung gusto ko ng sarili ko. Parang siguro nung around elementary siguro, parang lagi ko talagang dinadasal. Alam niya ng mga kuya ko, ng mama ko, na tuwing magsisimba kami, lagi kong hiling na magkaroon kami ng sariling karo at poon. Noon parang sabi ko, ay kaya nila, bakit kami hindi namin kaya? Parang matagal na naman kaming tumutulong sa bisita. Bakit hindi, parang kaya naman namin magpunda ng sarili namin. Dati, kasi wala akong idea kung sino talaga ang ipapalit ko kay Santa Maria Jacobe, kasi siya talaga yung gusto ko. Noong around 2010, yun kasi yung panahon ng maraming lumalabas na Betanya. So parang siya yung popular na imahe na pinapagawa ng iba't ibang parokya. Tapos dati, may lumalabas na Betanya ng Bombang. Sa mga kareon. Kaya lang, parang dati hindi ko matandaan kung ano yung pangalan niya. Basta alam ko letter B, Betanya. Pero hindi ko alam na Betanya yon nun. Si Santa Maria de Betanya ay kapatid ni Santa Marta at ni San Lazaro. Sila'y taga Betanya. May mga tagpo sa Biblia na doon nananahan si Jesus. Tapos may isang tagpo din na bago yung Passover, kumuha si Maria ng Betanya ng isang alabastro. Binasag niya yon. Tapos sinabi ni Judas na kung binenta daw yung pabango ay maitutulong para sa mahihirap. Tapos sinabi ni Jesus na yung mahihirap lagi nang kasama, pero yung siya ay parang limited na lang yung time niya. Tapos sinabi niya na pinili ni Maria ang mas nakakabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Santa Maria de Betania. Si Maria ng Betania ay isa sa tatlong magkakapatid na mula sa Betania na lubos na minamahal ni Kristo. Nakilala si Maria sa dalawang tagpo na nagbigay sa kanya ng ibang perspektibo. Una ay nang siya ay nasa paanan ni Jesus habang nakikinig sa kanyang mga aral, at ang pangalawa ay nang buhusan niya ng mamahaling pabango ang mga paa at ulo ni Kristo bilang paghahanda sa kamatayan niya. Si Maria ng Betania ay ang kinikilalang patron ng mga kontemplatibong orden dahil sa kanyang pakikinig kay Jesus. Samantalang si Marta ang para sa mga aktibong orden sa pag-aasikaso niya kay Jesus. Ang imahe ng Santa Maria de Betania ay nasa pangalaga ni Binoong Lorenz Carnobuna at Pamilya Amiris. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Parang in the end, ma-realize mo na siya talaga yung bigay ni Lord sa amin. Kasi una, yung pabango. Actually, yung pabango, parang pag sila mama kasi, tsaka sila daddy, kuya ko, mahilig sila sa pabango. So parang yun, naugnay ko siguro doon. Tapos ako, pinaghahawa kasi siya ng libro, simbolo ng pakikinig niya kay Jesus. So yun, mahilig ako magbasa ng libro. Parang in the end, parang mauugnay mo din na ay para sa'yo talaga. Parang sa'yo talaga yung slot na yan. Parang ikaw talaga yung pinili ni Lord para mag-alaga sa kanya. Mahirap talaga nung una kasi unlike ngayon talaga na pwede mong i-chat na lang yung mga
o sa through social media yung mga ano, escultor, encarnador. Noon talaga pupuntahan mo sila at tapos i-check mo kung nagagawa ba yung imahen. Yung mga gamit noon, mas mahal talaga kumpara ngayon, na dati kapag nagpaborda ka, mahal talaga. Ngayon, marami ka ng choices para sa ano. Tapos dati, wala namang kaming sarili. Noong unang taon niya, wala kaming sariling karo. So, nanghiram lang kami. Then, noong unang taon na yun, Marte Santo, hindi pa nagsisimula yung posisyon. Umulan talaga ng sobrang lakas. Parang, all of a sudden, umulan. Tapos, maraming santo yung nabasa noon kasi nakakandado yung pintuan ng simbahan. So, tinakbo yung mga, ano, yung mga karo sa loob. Tapos, nawalan ng kuryente. So, brownout ang bilim sa simbahan. Parang, nung unang salida talaga na yun, lahat ng worst nightmare ng mga kamarero, naranasan ko all at once. So, napakahirap talaga. Tapos, nung pagdating naman ng Biyernes Santo, 7 na, hindi pa kami nakakalis ng bisita. So, hindi pa dumadating yung dami na pinagawa namin. So, parang lahat talaga naranasan ko ng unang taon. Parang yun, sobrang memorable yung unang taon na yun. Kamahal, siguro depende sa'yo. Nasa restraint kasi siguro ng paggastos. Muna talaga mahal. Kasi lahat ipupundar mo. Ipundar ka na santo, ipundar ka na corona, damit, karo, generator, ilaw. Pero siguro kung makukontento ka kung ano yung meron ka. Tapos ko maiisipan mo ng paraan kung paano magmumukhang bago yung mga lumang gamit. I think hindi siya ganun kamahal. Though talagang maraming gastos. Pero sa amin naman, worth it naman lahat. Kasi sobra-sobra talaga yung binabalik. Blessed kami kasi yung mga tito-tita ko, mga pinsan ko, parang kapag kailangan namin ng electrician, nandyan tito ko, parang ganon. Tapos, yung pinsan ko, florista, so hindi na kami nagsosource out. Tapos si mama, mananay, so hindi na kami nagkumukuha ng iba pang ano, supplier. Kami, parang buong buhay namin umiikot sa mahal na araw. Totoo yan. Buong taon, yan talaga. Mahal na araw ang Pasko. Masaya siya kasi nga sabi ko parang Pasko kasi parang yung reunion ng pamilya doon. Kasi talagang linggo pa lang ng palaspas, talagang magkakasama na lahat, sabay na ng halian, tapos sabay ng gahapunan. Kasi linggo ng palaspas, i-assemble na namin yung karo, punisan, to'y sasampa na, bibihisan, ganun. Yun. Masaya siya. Worth it naman lahat. Ang natutunan ko sa loob ng 10 taon, siguro yung hindi lahat ng maganda at hindi lahat ng mamahalin karapat-dapat sa santo. Bilang kamarero, tsaka bilang tao, napakahirap talagang tanggalin yung yabang. Parang dapat kasi bilang kamarero, di ba dapat humble ka? Parang salamin ka nung santong inaalagaan mo. Sa loob ng 10 taon na pag-aalaga namin sa kanya, parang natutunan namin kahit pa paano mag-tone down kung hindi lahat ng bongga maganda. Parang ganun, hindi lahat ng mamahalin para sa kanya. Ang dapat yung pagkakatandaan bilang kamarero, imahin lang yan. Hindi talaga yan yung santa. Kumbaga, representation lang yan. Parang kahit gano'n siya katagal, kahit 10 taon na siya sa amin, dapat lagi mong isaisip na imahin lang yan, hindi yan yung santa. Parang kasi common misconception sa atin yun sa mga Katoliko na sumasamba sa Diyos, Diyosan. So parang ikaw bilang kamarero, dapat lagi mong iisipin yon na oo, sa inyo yung imahin, pero imahin lang yan. Representation lang siya. Hindi siya talaga yung santa. Siguro sa pagiging kamarero, parang mas naging watchful ka sa actions mo. Kasi bilang kamarero, parang
yung galaw mo, reflecting sa imahe na inaalagaan mo. Parang yun naman kasi talaga yung end goal ng pagiging kamarero. Tulog sa paglalabas ng imahe, madaling magpagawa, madaling magpundar ng mga gamit, pero yung parang masalamin mo bilang tao, tsaka bilang Katoliko na, ay, si Lorenz, yan ang kamarero ng Betania. Parang ganon. Mahirap ma-achieve yun. Kasi, kumbaga, parang lagi mo talagang i-remind yung sarili mo na kailangan mo magpakababa na ang paglalabas ng santo hindi para sa pang-sariling kasikatan o kapakinabangan, hindi para makilala ka. Parang dapat i-remind mo na yung pagiging kamarero o pagiging tagapangalaga ng santo, parang isang part ka lang ng isang malaking play. Hindi ikaw ang major character. Kumbaga, hindi ka dapat laging pamilya. Siguro sa ano, ang gampanin ng kamarero sa para makatulong sa mananampalataya, I think mahirap din yun. Kasi lalo na sa mga nanonood lang, dadaan lang sa ang karosa mga 3 to 5 seconds. Parang dapat dun sa short while na nakita nila yun, parang dapat maakit sila na pagyabungin yung pananampalataya nila. Parang hindi lang basta sila nagandahan. Parang dapat may taglay na kabanalan.